ko ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga boksingero. So mga par, matapos nga po ang naging bakbakan ng dating Unified Heavyweight World Champion Anthony Joshua kalaban si Jermaine Franklin na ginanap sa London. Eh nagpakitang gilas muna mga idol ang isa sa mga British prospect at anak ng boxing legend Ricky Hatton na si Campbell Hatton kalaban ng top contender na si Lewis Fielding, kung saan hindi nga pinaabot ng batang Hatton ang bakbakan ng 2 minuto at tinapos kaagad ang laban. Nagpakawala kasi kaagad ito mga idol ng halimaw na body shot at kaagad naman na milipit sa sakit dito si Fielding. Ano mo'y nabasag ang mga ribs nito sa suntok ni Campbell Hatton at hindi na kinaya na ipagpatuloy pa ang bakbakan. Panalo po si Hatton via knockout mga idol. Malinis pa rin ang record nito na may 11 wins at 4 ang knockout sa kanyang kartada. Sa mga nagsasabi mga idol ng mga boxing fans na gusto nila makita na maglaban si Campbell Hatton at Jimuel Pacquiao dahil pareho naman daw sila timbang na pinaglalabanan, eh malabo po yun mangyari mga idol dahil amateur fighter pa lang po si Jimuel at si Hatton naman halos magdadalawang taon na ito na lumalaban sa professional boxing. Kailangan pa umarangkada ng matindi ni Jimuel para matapatan nito si Hatton. Subalit sa gustong makarinig ng prediction kung sakali maglaban sila ngayon mga idol, eh masakit man sabihin mga idol, talagang wawalisin na parang alikabok ni Campbell Hatton si Jimuel Pacquiao sa bakbakan. Kagaya kung paano winalis ni Manny Pacquiao si Ricky Hatton. Sa kanilang laban halos mahigit isang dekada na ang nakakalipas. Samantala punta naman tayo mga idol sa boxing event ng Top Rank Promotion. Nagpakitang gilas din po ang isa sa mga anak ng boxing legend Fernando Vargas na si Emiliano Vargas sa laban nito kontra kay Edgar Ovalle, kung saan round 1 pa lang mga idol. Magaganda ang palitan ng suntok ng 2 batang prospect. Subalit habang tumatagal mga idol, nakakaramdam ng bigat ng kamao itong si Ovalle galing sa Mexican prospect. At yun nga mga idol, pagdating sa round 2, tuluyan na pinulbos ni Vargas ang kalaban gamit ng kanyang mga halimaw na combination. Bagsak agad at hindi na nakabangon si Ovalle para ituloy ang laban. Panalo po si Vargas via knockout sa round 2. Kagaya ni Hatton mga idol, malinis din ang kartada ni Vargas. Meron na itong 4 wins at 3 knockout. Nakakabilib itong record ni Vargas mga idol dahil may 4 na kaagad siya na panalo sa kanyang record. Kahit 10 buwan pa lang simula nang pumasok ito sa professional boxing. The body and to the head. Two low blows. Now he goes down. Sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero may brutal na inamin na kinagulat ng mga boxing fans. Sa interview kasi nito mga idol kasama si Pau Salud ng Pauka Sports sa Combati Boxing Event na ginanap sa Cebu. E natanong dito si Cuadro Alas kung kailan ba talaga ang laban nito sa Japanese monster Naoya Inoue. Kung saan lantaran sinabi ni Cuadro Alas mga idol na December daw ang target date ng kanilang laban. Hindi pa daw ito official mga idol, pero ito daw talaga ang plano ng kanyang promoter. Ibibigay daw sa Pinoy boxer ang matagal na nito hinihiling laban kontra sa pound for pound boxer Naoya Inoue. Kaya abangan natin ang update sa laban na to mga idol.